Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Humihingi ng paglilinaw ang Philippine National Police o PNP sa Malacanang kasunod ng pagtanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng resignation ng last 18 senior officers. Sinabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Pangulo. Ayon kay Acorda, nais niyang malaman kung ang pagtanggap sa resignation ay katumbas ng pag-aalis sa pwesto o pagsibak sa police service. Tiniyak naman ng PNP Chief na agad niyang ipatutupad ang kautusan kapag natanggap na ang kopya ng desisyon. Paiimbestigahan ng Makabayan Block sa Kongreso ang alegasyon ng aerial bombings ng militar sa mga kanayunan. Sa House Resolution 1135 na inihain ng Makabayan Block sa Kamara, nais alamin ang katotohanan sa isyu na nakakaapekto sa mga residente lalo na sa mga kabataan. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, maaaring magdulot ng psychological damage ang indiscriminate aerial bombing sa mga bata maging mga ibang mamamayan. Nabatid na ginagawa ng militar ang pambobomba laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa lugar. Sa datos ng grupong karapatan, hindi bababa sa 200 pamilya sa Rodriguez Rizal ang lumikas mula sa kanilang tahanan matapos maglunsad ng pambobomba ang militar. Higit 1,000 residente naman ang naapektuhan ng aerial bombing sa Cagayan mula 2022 hanggang 2023. Isang araw matapos ang deadline ng SIM registration, sinugod ng grupong tutol sa batas ang gusali ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Nanawagan ng grupong Junk SIM Registration Network na itigil ang deactivation ng nasa 62 million subscribers na hindi nakapagparehistro. Tinukoy ng grupo na paglabag sa karapatan ang SIM deactivation, partikular sa SIM card owners sa malalayong komunidad. Isinailalim na sa state of calamity ang Ilocos Norte kasunod ng pananalasa ng bagyong Egay. Isa ang lalawigan sa matinding hinagupit ng bagyo na nagresulta sa mga pagbaha at pagkasira ng pananim. 7 bayan sa Ilocos Norte ay isinailalim sa signal number 4 dahil sa epekto ng bagyo. Samantala, inaalam na ng gobyerno ang lawak ng pinsalang dulot ng bagyong Egay, partikular sa Northern Luzon. Nagpulong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa headquarters nito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City para pag-usapan ang epekto ng bagyo. Inalam din ang susunod na hakbang para sa mga nasalanta ng malakas na bagyo na umabot sa kategorya ng Super Typhoon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.